Ang hamon ng PNP sa nagpakilalang saksi sa madugong raid sa Osami City, dalhin na lang daw sa korte ang kanyang alegasyon na rub out ang nangyari. Ang sabi naman ng hepe ng Osamis Police na si Chief Inspector Jovie Espinido ay karapatan ng pamilya Parohinog na ipahayag ang sarili nilang version ng pangyayari. Live mula sa Osami City, ma-report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Bia, kasunod ng mga akusasyon ng nagpakilalang si Alia Cesar na di umano ay survivor sa naganap na Osamis City Raid, ipauubaya na lamang daw ng hepe ng pulisya dito sa lungsod sa korte kung sakasakali yung paghimay doon sa mga detalye sa naganap na madugong operasyon. Karapatan daw ng pamilya Parohinog na magsalaysay ng sarili nilang bersyon kung paano napatay sina Osamis City Mayor Reynaldo Parohinog Sr. at 16 na iba pa sa isang police operation nitong linggo ng madaling araw. Kuha man tayo, demokrasi. Demokrasya tayo. Magsabi lang, dalhin sa kuan sa court yun. Welcome natin, kaya hindi pwede yung tanggihan. No, kaya kuan man tayo, that is the rights man no, na mag-complain. Sinagot din ni Espinido ang pahayag ni Alia Cesar sa eksklusibong interview ng GMA News na walang isinilbing search warrant ang mga pulis. Magsigaw muna tayo, may search warrant kami! Mga nonsense yan ng mga kuan, hindi yun sa ganun na proseso. Pero sabi ni Espinido, hindi muna siya sasagot sa bawat akusasyon ng nagpakilalang survivor. Hindi na sa kuan na tayo yun sa korte na, wala na. Ang sa atin lang ma-inform natin na we have search warrant. Armed ng search warrant ang CID tsaka sa PNP dito sa Osamis na nag-implement yung araw na yon. Sa alegasyong rub out ang nangyari, may hamon ng Philippine National Police sa mga nagpakilalang saksi sa raid. Claim lang pa lang ho yun. Claim noong kinausap o yung nagsasabing eyewitness niya. So, yun, ilagay nila sa korte. Kanina, nag-courtesy call si Espinido kay Councilor Irene Luansing, ang OIC ngayon ng Osamis City. Sumilip din siya sa iba't ibang opisina sa loob ng City Hall, kabilang na ang katabing tanggapan ng napatay na alkalde. Business as usual ang City Hall. Pero sa isang masukal na lugar sa Barangay Cogon, dalawang balon ang ipinahukay ng Osamis Police. May nakuha raw kasi silang tip na may ibinaong bangkay sa lugar, dalawang buwan na ang nakakalipas. Negatibo ang resulta ng excavation. Samantala, Pia, hinihikayat daw ng Osamis City Police ang ilan pang miyembro ng pamilya Parohinog na hindi pa nagpapakita sa publiko na maaari naman daw silang magpunta sa police station at kung nais daw nila ay makapag-ugnayan sa pulisya. Pia? Cedric, balikan ko lang yung nabanggit mo na meron silang in-excavate pero turned out negative, no? Doon ba sa tip na nakuha ng Osamis Police, kaninong bangkay daw ba yung supposedly nabaon sa balon? Tsaka meron pa silang isasagawang mga follow-up dito? Meron ba daw dapat itong koneksyon sa mga Parohinog? Yung identity nung nakuha nilang tip na di umano ay itinapon o ibinaon dun sa lugar na pinaghukayan kanina, Pia, ito ay walang linaw kung ano yung identity nung kung meron man na tinatarget na i-excavate. Ano? At saka hindi rin alam actually ng Osamis sa City Police kung ito ba ay more than one person. Gaya ng ano nga na-report natin, ito ay nag-negative kanina at wala namang nahukay na remains. Ano? May sinasabi ang pulisya o Osamis City Police na posibleng mag link doon sa kanilang hinahanap ng mga bangkay kung meron man sa pamilya Parohinog. Ano? Pero ito ay ini-establish pa lamang. Ang sinabi ng Osamis City Police ay magpapatuloy raw yung kanilang paghuhukay doon sa mga tips na kanilang nakukuha. So ang dating sa atin yan is meron pa, maliban dito sa lugar na inoperate kanina, meron pa silang mga balak i-operate sa mga susunod na araw, Pia. Alright, maraming salamat, Cedric Castillo.